pagluluto kami ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian, chicken with green peas. Simulan natin tulutuin. Sobrang sarap nito. So ito guys, nilagyan namin ng mantika. Mabilis na iinit ang mantika dahil bago namin nilagyan ang mantika, pinainit namin ng husto itong ayan, itong kawali. So ayan, mabilis itong iinit. Ngayon naman, pwede natin itong simulang lutuin. Gisang muna natin ang bawang. Lagyan natin ang sibuyas. Kung kahapon napanood nyo yung niluto namin, napakasarap na atay balunan ng manok kahapon. So ilulutuin naman natin for today is chicken recipe. Pero meron tayong ibang ingredients na ilalagay para medyo maging kakaiba. Ngayon naman pwede nating ilagay ang manok. Lagyan natin ng paminta. Yung sukat ng paminta nilagay namin dito ay 1 teaspoon at maglagay tayo ng toyo. Yung dami ng toyo na ilalagay natin dito is pwede na yung 5 tablespoon ng dami. And then lagyan natin ng bell pepper para lumasa ito kaagad, kumbaga maging mas malasang malasa. And then lagyan natin ng magic sarap, pampadagdag sarap, syempre dagdag sarap para mas lalong maging masarap yung ating niluluto. Magic sarap. At haluin natin to. At hayaan muna natin to na ganito. I-set natin ang ating apoy ng low heat para hindi masyadong manikit at maganda ang pagkakaluto ng manok. At saka natin ito tatakpan. So ito guys, kumukulo na. At kung napapansin nyo, hindi masyadong malakas yung pagkulo kasi naka-low heat yung ating apoy. At kung napapansin nyo, yung ating manok is nagtupig or nagmantika. Nagmatika pa yung maigi. Tignan nyo, nagkaroon siya ng sabaw. So yun yung napakaganda ng pagluluto ng manok. Kaya haluin natin. Tignan nyo maigi. Hindi siya nanikit. Diskarte. Low heat ng apoy. Kung ang kawaling ginagamit nyo ay ganito. Pero kung ang kawali na ginagamit nyo is non-stick, kahit hindi na mag-low heat, medium heat is okay na. O kahit medyo malakas na medium heat para lutong-luto talaga ang manok. So ngayon, lulutuin naman talaga natin hindi maigi ang ating manok sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mas matagal na naka-low heat. So yun yung sistema, no? So dun tayo nag-a-adjust. So ayan, then next step na gagawin natin dito is maglalagay na tayo ng Del Monte Quality Filipino Style Tomato Sauce. Medyo malaki. Pero hindi natin to ilalagay lahat, ha. Kalahati lang kasi magagamit pa natin to sa mga susunod nating lulutuin. So baka bukas magluto ulit kami ng recipe na mayroong tomato sauce. E di yun ang gagamitin namin. Dalawang gamitan, di ba? Diskarte para makatipid tayo. Medyo itupi natin yung dulo para hindi ano. Ilagay natin ng dahan-dahan. Op. Ganyan muna. Wala pa sigurong kalahati itong nilagay namin. Then haluin natin to. And then tingnan natin kung maglalagay pa tayo ng asukal o hindi na. Tantsahin na lang natin mamaya. Sa ngayon, hindi pa natin malalaman kung pwede natin itong lagyan ng asukal dahil kailangan pa natin itong pakuluin. Kasi habang pinakukulo natin to, mas lalo itong sumasarap. Kaya kailangan muna natin itong pakuluin ng maigi. Pagkulo nitong maigi, yung mga 10 minutes, yan, mga 10 minutes pa natin itong pakukuluin, saka natin ito titikman para alam natin kung ano idadagdag natin. Katulad ng
Katulad ng sinabi ko, asukal o ng paminta. Yan yung mga ano, mga sa lutong ganito, yan yung babalansehin nyo. Babalansehin nyo kung kailangan ba lagyan ng tamis o hindi na. O kung medyo nakukulangan pa kayo sa lasa, ay dadagdag nyo dyan is paminta. Yun ang mga technique dyan, paminta. O kaya gusto nyo, dagdagan nyo magic sarap. Pero kalimitan ng dinadagdag talaga dyan, paminta. Pag hindi nyo masyadong nagugustuhan ng lasa. So, hindi naman tayo kailangan na maglagay ng asin dahil naglagay na tayo ng toyo. Sapat na yung dami ng toyo na nilagay natin dito, yung 5 tablespoon. Okay na yung ganun. Kaya ang gagawin natin ngayon, pakuluin muna natin to. At pagkulo ito ng 10 minutes, tuloy-tuloy na kuluan na 10 minutes, then saka natin to titikman. Meron pa tayong ilalagay na ingredients na magpapasarap ng ating luto. So ito guys, napakuluan na natin yung ating manok ng 10 minuto sa trenyo maigi. Para mas maganda, kailangan muna natin itong haluin para talagang humalo at makuha natin maigi yung lasa nito. Medyo nanikit siya kasi hindi natin ito ginalaw. Pero okay yun. Teka, ilagay natin itong sibuyas kasi nahulog. O, yan. Tinikman pa natin. Panalo na kaagad ang lasa. Okay. Okay na yung ganitong halo. Alam niyo ba, bibigyan ko pa kayo ng magandang diskarte pag nagluluto kayo ng ganito kung gusto niyo mag-experiment. Alam mo ba, ganito yung pagluluto niyo. Diba? So, sa pagluluto, hindi pwede, para sa iba, okay na yung ganyan. Pero syempre, kung gusto mo maiba yung lasa, pwede kang maglagay dyan ng liver spread, lagyan mo ng atay baluna ng manok, para maiba-iba yung lasa, pwede kang maglagay ng gulay, ganoon naman sa pagluluto. Lagi natin tatandaan sa pagluluto, wala namang mali dyan eh. Basta makuha mo lang yung tamang timpla, tamang mga ingredients, okay na yon. Depende kasi sa iyong panlasa yan, kaya walang mali sa pagluluto. Ang meron lang mali sa pagluluto, for example, magluluto ka ng menudo, meron talagang standard na sinusunod yan, tulad ng mga adobo. Kasi pag nagluto ka ng adobo, kailangan may toyo, suka, bawang, sibuyas, diba? Depende sa iyo kung lalagyan mo ng ketchup, yun yung mga add-ons na lang ng adobo. Sa pagluluto naman ng menudo, kailangan tama lahat ng mga ingredients na ilalagay mo. Lalo na iba't ibang klase tayo ng mga style ng pagluluto ng menudo. So, ayan. Ito naman sa niluluto natin, katulad ng sinabi ko kanina, pwede kayo mag-experiment, lagyan nyo ng liver spread para mas masarap, at saka lagyan nyo ng mga carrots, patatas, panalo na, para na siyang caldereta, o kaya afritada. Actually, yung niluluto natin ngayon, parang afritada, diba? So, ayan, then next step na gagawin natin dito is maglalagay na tayo ng, eto, green peas, o yung iba ang tawag dito ay guisantes. Ayan, kailangan nating tanggalin yung, ano, yung pinakasabaw ng, ano, ng ating green peas. Hindi natin ilalagay yon. So, eto na lahat. Ilagay na natin. At lagi natin tatandaan, kung meron kayong sahog na ganito, o green peas, palaging inilalagay yan sa huli. Hindi yan nilalagay sa unahan. Kasi masyadong magiging napakalambot at hindi magiging maganda ang texture nito. Nakalimutan natin, hindi pa pala natin natitikman, no? Pero okay lang yan. Pwede pa rin natin tikman yan. Kasi yung green peas naman yan, naman niluto na din. Pero hindi tayo kukuha ng green peas kasi lulutuin ko pang maigi yan. Tuwin pa namin maigi yan. Yan. Kuha tayo dito ng ano. Uy, mamantika. Napakaganda ng sarsa. Ito yung tinatawag na sarsa, hindi ito sabaw. So, yan. Tikman natin. Okay na yan. Hindi na tayo maglalagay ng asukal. Goods na goods na to. Pakuluan na lang natin to. Hindi natin to tatakpan. Hayaan na lang natin na ganyan. Siguro, mapakuluan natin ng mga 5 minutes para sure na sure tayo na talagang lutong-luto itong ating manok. O, diba? Hayaan muna natin to, 5 minutes, then pwede na din tayong kumain. So, ito guys, napakuluan na natin to ng 5 minutes. Ayan, tinan nyo maigi. Napakaganda ng pagkakaluto. O, tikman ulit natin. O, tayo dito. Masarap tong i-partner sa garlic rice. Perfect. So ayan, sana nagustuhan nyo aming recipe for today, chicken recipe na nilagyan namin ng green peas o guisantes, saka ng bell pepper, toyo, tomato sauce. Tignan nyo naging resulta, sobrang sarap, bawang sibuyas, paminta. Napakasimple ng mga ingredients at sobrang mura. At pwede kayong makabili ng manok sa halagang 50 pesos, yun yung mga breast part, no? Ang manok, pitcho sa Tagalog. So ayan, so ganoon yung mga diskarte. At mura naman, kung gusto nyo yung tomato sauce na mura, may nabibili naman tomato sauce na halagang 10 pesos yung halaga, yung mga maliliit, mas maliit dun sa ano,
dun sa pinakita ko sa inyo kanina. At saka makakabili din kayo ng murang mga green peas. Ayan, mura naman yung green peas, wala pa siyang 20 pesos. Kaya yung ating recipe for today ay hindi na naman umabot ng 100 pesos. So, diba napakaganda? Nakatipid tayo, pwede pang ulam pang ng halian hanggang hapunan, pagsamahin na dahil medyo marami-rami naman. So, yun yung mga diskarte sa pagtitipid. So, sana gusto nyo aming dish for today. Sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na gustong makatipid sa ating pang-araw-araw na uulamin. So, yan, makita-kita ulit tayo bukas.